Yan mga kababayan o mga kabanat, so maraming salamat. Marami pala yung nagko-comment doon sa pinus ko na sa video ko ginawa ko yung patungkol kay Senador Bongo, yung sinabi ko na dismaya ako sa ginawang pagsalita ni Senador Bongo nung nakaraang Talk to the People na ginawa ni Presidente Duterte, na ang inaasahan ko nga ay kahit konti man lang ay mabanggit niya doon ivermectin, President Duterte. Wala eh. Kasi alam, pagkaalam ko, itong si Senador Bongo ay malapit kay President Duterte. Sa alam naman natin, itong ivermectin, walang side effect. Diba? Halos 54 na na clinical trial sa buong mundo. Napakarami. Napakarami. Eh, at saka wala pang halos bilyon na dosage ng ginamit. Ni side effect ko konti. Sabihin natin, mayroon din namang side effect. Ngayon, lahat naman ng bagay may side effect. Eh, nito, sobrahan ka nga sa inom sa tubig, eh, magkaroon ka rin ng side effect. Eh. Lahat ng gamot ay may side effect talaga. Walang gamot na walang side effect. So, yan. Nakakadismaya lang ako doon. So, ngayon, maraming nagko-comment. Maraming salamat din doon. At saka, nagkaroon din ako ng subscriber na halos 20 na ad. So, maraming salamat sa nagsumusuporta at paano. Mayroon ding sumusuporta sa atin. Although maraming hindi, ayaw talaga. Kasi imagine mo, nasa 1,200 na yung views, yung nag-subscribe ay 15 to 20 lamang. So ibig sabihin, maraming ayaw talaga. Hindi isang ayon sa sinabi ko. So yan. So bagamat, hindi talaga may iwasan kasi na bagamat mayroon na dismaya dahil yung supportado mo si Senador Bongo, tapos babatikosin ng ganun. Eh kasi lang, ito lang, binoto ko din naman siya eh. Ang problema lang kasi, yung inaasahan ko kasi noon, ayaw niya, wala. Kasi alam nyo, tatatapay ko lang ulit na ito, no? Halos karugtong na rin na siguro sa video na yun. Alam nyo, si Senador Bongo kasi, nung tumatakbo si Presidente Duterte yun, ng kampanya, ito na yung si Senador Bongo sa likod niya eh. Ito yung talagang, pag nagsabi ito, talagang pakinggan ito ni Presidente Duterte. Right hand eh, kumbaga eh. Right hand, kumbaga buntot na ito ni Presidente Duterte. O saan si Presidente Duterte at doon si Bongo eh, Senador Bongo eh. Di ba? Dapat mag-suggest si Bongo kay Presidente Duterte na paggamit na itong ivermectin. Kung talagang duda siya, hindi ipatawag niya yung mga ano, kung sasabihin eh, baka, kasi ang mga alibay ng mga ibang mga doktor, lalo nitong FDA, baka daw maaboso, baka magsusulputan daw yung piki na mga ivermectin. Hindi kayo maggumawa, di ba? Hindi kayong gumawa, kayo mag-compose. Kumompose kayo diyan, kayo mag-distribute. Ano doon? Kalibasa kasi itong FDA naman natin, wala namang ginawa. Nag-aantay lang. Imagine mo, sa gitna ng pandemya na lalos na sa emergency tayo, sila ay nag-aabang lang kung sino mag-a-apply ng gamot. Samantala, dapat sila mismo, paano na lang kung wala? Diba? Halimbawa na lang, paano kung wala kayang gamot? Ano kayang gagawin ng FDA? Ano kayang gagawin ng FDA at saka DOH? Ano kayang naiisip nila na solusyon? Yamang matatalino ang mga ito, nakakaalam. Ano kayang ano? Baka hindi sila nagbuo ng mga nag-research ng gamot. Diba? Hindi yung nag-aabang na lang tayo kung anong sasabihin ng WHO, FDA sa ibang bansa, mga malalaking parma. Ito, gagawa kami ng bakuna. Huwag kayong gagawa dyan, ha? Huwag kayong maghanap ng gamot. Ito yung antayin nyo. So, parang ganun nangyayari. Ay, sino bang matutuwa doon? Di ba? At isang tao naman dyan sana na inaasahan natin na magsasabi kay Presidente Duterte patungko sa ivermectin. Kasi talagang, yung ivermectin talagang, bagamat di ko pa nakikita ng personal. So, ibig sabihin, hindi na ako nakatake. Pero nakikita ko kasi, lang itong si Congressman Marcoleta at saka Defensor, pinupost nila. Hindi naman nila itataya yung pangalan kasi itong si Congressman Marcoleta, halos sa kaano ko yan eh. Di ba? Alam nyo na. So, hindi yan itataya yung pangalan niya, yung pagkatao niya, kung hindi yan, hindi epektibo yung ivermectin. So, kaya, susuportahan ko rin yung ganun niya. Inano ko rin na sana, itong si Senador Bongo, si Senador Bongo kasi kasi siya yung pinakamalapit sa sa kay Presidente Duterte. Yeah. Dapat si Senador Bongo yung magsabi kay Presidente Duterte kasi right hand nga 'to.
halos sa buong buhay ni President Duterte, halos kadikit na itong si Senador Bongo. Kaya kung anong sasabihin ni Senador Bongo, maaring makikinig ito si President Duterte. Di ba? Dapat ipaliwanag ng tama. At saka huwag siyang makikinig doon sa mga sol-sol na halimbawa FDA. Kasi taliwas kasi yung pahayag ng FDA. Pag tinanong mo kasi si FDA Domingo, ang labo ng mga sagot eh. Makita mo talaga na ang sagot ni Domingo ay dinidribble niya eh. Kumbaga, isushoot niya na ala, ikot-ikot niya pa yung bola hanggang maligaw na lang. Hanggang maligaw na maligaw. Hanggang wala na. Di ba? Eh, alam naman, wala namang side effect yung ivermectin. Bakit hindi nyo paggamit? Alam nyo, kasi itong ivermectin, kaya ayaw ng mga doktor yan, wala silang kikitain talaga dyan eh. Kahit, wala silang kikitain. Kahit baka singkong duling, wala silang kikitain dyan eh. Imagine mo naman, pagka ibigay pumayagan ni Presidente Duterte yan, pag pinayagan, eh siyempre bababa yung, malalakas yung immune system ng mga tao. Lalakas. Maaring yung magka-COVID, eh, mapigilan pa nga, hindi magka-COVID. Mamatay yung mga virus. Eh, wala nang magpapaspital. Alam mo naman natin yung kung magkakaroon ka ng COVID, napakamahal. Napakataas talaga yung presyo. Hindi biro mong babayaran. Umabot ka ng kalahating milyon eh. Imagine mo kung gaano kalaki yan. Kasi ang tinuturok sa'yo, napakamahal ng mga gamot na hindi naman sigurado. Imagine mo, eh ngayon, itong ibang mga congressman natin, eh, suportado naman natin. Alam ko, yung suportado nyo rin yan, eh, alam nyo naman na ang ginagawa nila, makakatulong. Eh. Yun ang huli sanang pag-asa na itong si Senador Bongo. Kasi pag asahan mo FDA, wala yan. Wala talaga tayo. Si Bongo sana, sabihan niya kay President, Mr. President, eh, marami nang papatunay na maganda talaga itong ivermectin. Nakakatulong sa pagpapalakas sa immune system at saka magpapatibay sa ano, sa saka tayo na lang kaya mag-compost nito, no? Tawagin natin yung ano, sila ni Agbayane, yung mga doktor na mga advocate nito, tawagin natin sila, papukompostin natin, ponduhan natin sila, papagawain natin sila ng maraming ivermectin para ikalat natin, ibigay para iwas mapike itong ivermectin, tayo yung gagawa, sa atin gagaling para walang lilik na mga piking, kumbaga yung mga bugos. Kasi hindi ka rin maiwasan na may mga mapagsamantala. Eh, sa gitna na eh, gusto pang manamantala. Eh, meron talaga yan, hindi maiwasan yan. Pero dapat, gobyerno na yung ano. So yun sana, wala eh. Kasi, si President Duterte, doon nakikinig kay Domingo, kay Duque. Ano bang naikakatuwa nyo sa Talk to the People lagi ni President Duterte na nandun nga si Duque? Di ba? Nakita nyo si Duque. Ano bang nire-report ni Duque tuwing Talk to the People nila tuwing Merkulis ng gabi? Ano bang nakukuha nyo doon? Alam nyo kung nire-report ni Duque palagi. Ganito, mga kababayan, mayroon na tayong bed, marami na tayong, may mga hospital na tayo na parami na nating bed drones. Mga bed na para sa na-COVID, mayroon na tayong, marami na tayong PPE, marami na tayong supply ng mga ganito, ganyan. Ito ngayon, ang nagkaroon ng sakit ay nasa, nahawaan ng COVID ay nasa 5,000 na. At ang gumaling, ay mayroon na tayong 10,000 na gumaling sa araw na ito. At saka, ang namatay, mayroon ganito, ganyan. Yun lang. Anong mapupulot mo dun? Uli, takot. Takot yung mapupulot mo dun. Isa na akong nagsasabi na ito, mayroon kababayan, mayroon na tayo nakita na potensyal na gamot na maaring makakatulong sa atin, magpapalakas sa ating immune system. Bagamat hindi ito gamot talaga, tuluyang gamot, eh bagamat ito ay nakakatulong para pampalakas ng ating resistensya, para labanan ang COVID na ito. Ganun, pag ganun nang i-report ni Duque, nako, marami magpapalakbakan. Kaso wala eh. Tapos ito namang FDA, ito mga kababayan, itong AstraZeneca, Sinopharm, ano-ano mga sus, puro bakuna. Nakita mo sa mga slideshow nila, puro bakuna. Puro na lang sila sa bakuna doon. Kaya, di man nila maiwasan yung tao na natakot na takot dyan. Kasi ngayon, yan ang pinaka-problema. Pag bumili ng marami itong ating gobyerno, eh, baka hindi naman magpabakuna ang lahat. Talaga man pilitin mo yan. Eh, pilitin mo yung injection na ayaw nga. Kasi naman, natakot nga eh. Tingnan mo naman nagkaroon ng side effect. May side effect eh. Ikaw pa naman na wala pa isang taon tapos na yung bakuna.
Sana mo yung clinical trial. Walang konkreto na yan na epektibo. Di ba? Kaya hindi mo masisi yung tao na takot ng pagbakuna. So dapat, doon kayo sa subok na, na walang side effect. Yun ang ivermectin niya. Dapat gumalaw na itong si ano. Kasi, maraming doktor nga ayaw dyan. Alam naman natin, nung napanood natin sa hearing, itong ilang grupo. Kasi wala naman silang kikitain. Imagine mo, sino bang matutuwa na doktor, no? Kung talagang doktor ka na makapal yung mukha mo, gusto mong kumita, sino bang matutuwa dyan? Isang tableta. So, taasan na natin, gawin natin, imamahal natin, gawin natin 200 peso, kumbaga, kahit 35 pesos lang yan, no? Di ba? So, taasan na natin, gawin natin 200. Isang tableta, isang beses, isang linggo. Mayroon pa. Isang beses sa dalawang linggo. So, imagine mo, sa isang buwan, tatlong tableta ka lang. O, sino mo matutuwa ang doktor dyan? Ito ay parma ata, hindi matutuwa dyan eh. Di ba? Hindi matutuwa ang parma dyan kasi wala sang kikitain dyan. Yan ang realidad na ayaw nila. Ayaw nila yung maging hadlang sa pagkita nila. Ayaw nila na, ano, alam nila na magaling yan, nakakatulong yung ivermectin. Alam nila yan. O di kaya, ang conclusion ko rin dyan, kaya pinapadili nila yung pagkatahimik sila ngayon, baka nagko-compost ngayon sila. Yan din ang conclusion ni Congressman Marcolita eh. At yan din nakita nila na gumagawa ngayon sila ng gamot na kahalintulad ng ivermectin ng kalidad. Tapos ibibinta ng mahal. Diba? Baka mamaya oral yan, inject yan, na epektibo ang chemicals na ginagamit o yung pag-compost nila ivermectin yung sistema, epektibo sa COVID, ituturok yan, sisingiling ka naman ng libo-libo. Yan ang nakikita dyan ng ilang mga kababayan natin na kaya ang ginawa ng FDA, tila nagbulag-bulagan, tahimik kunwari, walang reaksyon, kundi kontra ng kontra. Kasi ang balak nila, patagalin hanggat makagawa sila ng sariling gamot na power by ivermectin tapos ibinta ng mahal. Yan ay hindi ko conclusion, kundi narinig ko rin yan mismo kay Congressman Marcolita na ganyan ang conclusion. Kaya papatagalin, gagawa ng gamot, papalitan ng pangalan, pero ang kalidad, ivermectin. Napakagaling, no? Para kumita lamang. So ayaw nila, 35 peso, sino man tutuwa dyan? Doon gagawa sila ng mahal. So maraming salamat mga kabanat sa halos itong video na ito. Siguro masasabi ko dog karugtong na lang doon sa tinalakay patong kay Senador Bongo. Siguro iwan ko anong topic, ano kayang maganda title dito. FDA takot sa ivermectin. Yun siguro para ano, kasi hirap din mag-title nito kasi ito opinion ko lang. So FDA takot sa title. Senador Bongo, tamimi sa ivermectin. Senador Bongo, ayaw sabihin kay President Duterte ang kalidad ng ivermectin. Yun na siguro. So, maraming salamat, mga kabanat.